hirap at madali na mag-gather ng mga mayamang information at materials na ito. Kaya yung kanilang mga gamit, mahirap makuha dahil nagpalipat-lipat noon ng mga underground houses o yung mga tinatawag na UG houses. May mga ilan nawala na dahil sa bagyo, nawala dahil dun sa pangre-raid ng militar noong panahon na yon. Pero madali rin dahil buong puso nila itong binibigay, no, para dun sa mga kabataan sa kasalukuyan, para mabigyan ng proper context at perspective yung pahikibaka ng panahon ng martial law at yung relevance nito sa kasalukuyan. Kung ako ang batang pintor o visual artist, ma-inspire akong mag-gagawa dahil yung naramdaman nila noon, yung panawagan noon, ay panawagan din nila ngayon. Yung mga tinatawag na protest artist noon, ay ganun din ang protest artist ngayon. So hindi ito barkadahan o panahon nyo yan, hindi, kundi isa continuing. Kaya importante na malaman na, uy, pareho pala ang experience natin. Although magkaiba kasi si Marcos, siyempre may mukha ang kaaway noon. Ngayon medyo mas challenging ang yung panahon nila kasi wala eh. Wala ka mapagbasihan, wala. Mayroon man, medyo kailangan mag-aral ka. Noon kahit hindi ka mag-aral, kahit standby ka lang sa kanto, hindi maintindihan mo kasi si Marcos mismo. Yung mga torture, killings, pati yung mga nag-disappear. Kasi usually sa school, yung tinuturo lang yung mga achievements, yung mga pinatayo niyang infrastructure, yung nag-flourish daw yung arts and culture. Eh hindi nila pinapakita kung... Siguro nagtuturo sila nung mga nagawa din niya sa victims, pero hindi nila na-emphasize kung gano'n ka brahas yung nangyari. Kaya usually hindi nalalaman nung generation ko kung gano'ng katindi yung effect ng martial law sa society noon. So yung mga kamay, sinisymbolize niya yung imperialism at colonialism na currently pa rin nasa bansa. Tapos yung figure represents yung generation ko or actually kahit sino na either nakakalimutan na or hindi aware sa mga nangyari nung martial law, which is ito. Nire-represent niya yung mga victims ng karahasan nung panahon na nakakalimutan na or hindi nakikwento sa mga tao. Yung mga artists dati, magsaserve sila as inspiration sa akin para ipaglaban yung mga issues naman ngayon. Pagiging unaware sa mga issues, isa rin sa mga issues. Kailangan kong malaman kung ano nangyayari kasi yun naman yung purpose kung bakit ako magiging artist talaga, para may meaning din yung ginagawa ko, hindi lang ako basta-basta gumagawa. Ito yung malikhaing paraan para maipaabot sa mga kabataan ngayon na yung mga bagay na nakikita nila ngayon, ito hindi lang basta-basta television, hindi ito basta-basta mimeograph machine o shield at helmet ng pulis. Itong mga bagay na to ay may malaking kinalaman dun sa kasaysayan ng pahikibaka ng ating bayan para sa kalayaan at demokrasya.